Hello and welcome back to my channel. Once again, this is Teacher Jesse. At sa video na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa addition and subtraction of decimals plus problem solving involving addition and subtraction of decimals. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Powerbank and hit nyo din ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na mga tutorial videos. Simulan na natin. Let's start with a problem analysis or a problem opener. Ivan bought a wallet and a belt for 549 pesos and 25 centavos. If the wallet cost 249 pesos and 75 centavos more than the belt, how much did he pay for each item? So if you are going to analyze this problem using the four steps of Polya's solving a problem solving, we have understand the problem, we have to plan, and then we have to solve or carry out the plan, and we check our answer. So if you are going to understand this problem, yung combined daw na cost ng dalawang items, we have the wallet and the belt, is 549 pesos and 25 centavos. At nabanggit rin dito na lamang ng 249 pesos and 75 centavos ang wallet kumpara sa belt. Ang common mistakes kasi ng mga mag-aaral dito is iniisip ng mga estudyante na ang wallet, ang cost niya talaga is 249 pesos and 75 centavos. Nadi-disregard itong more than the belt kay yan. Kaya ang ginagawa, 549.25 minus 249.75, yun na yung cost ng belt, which is wrong. So ano bang dapat natin gawin to solve this problem? So first is, mas maganda kung ating i-visualize using the Singaporean approach or the block model. Assuming that this is the wallet, the cost of the wallet represented by this block, and this is the cost of the belt. Okay, pantay muna sila, tingnan natin. And then, pag i-combine natin yung dalawa, 549 pesos and 25 centavos, ayan ang cost. At nabanggit din dito, if the wallet costs 249.75 more than the belt. So, lamang ang wallet, so dadagdagan natin ng mas mahaba. And then, ito ay 249.75. Ayan. So, may idea na kagad tayo na pag nakuha natin tong isang block na to, which is kapareha lang naman ng belt, ng block ng belt, ibig sabihin, masasolve na natin ang problem. So, we have the clue already na kapag isa-subtract natin to, or babawas natin tong 249.75 dito sa 549.25, ay makukuha natin ang value nito, na itong block na to. At ganun din ang block na to. So, ibig sabihin, the cost of the belt is just itong 549.25 minus this one divided by 2. Bakit divided by 2? Kasi dalawa sila. Okay? Paghahatian pa kasi nilang dalawa, nitong dalawang blocks na to, ang difference nitong dalawang numbers na to. Okay? At kapag nakuha natin ang cost of the belt, ang cost of the wallet naman ay yung cost of the belt, which is this one, plus this one, yung 249. Kasi nga, yan, lamang kasi siya ng 249.75. Yan ang ating clue. Therefore, if you're going to analyze this problem, or to solve this problem, we need the skills in addition and subtraction of decimals. Plus, mayroon pang division. Kaya lang ang division dito, wala namang decimal place, decimal point ang divisor. So, okay lang. So, ang gagawin natin, alamin muna natin ang steps in adding and subtracting decimals. We have step number one for adding or subtracting is to write the digits in the column and align the decimal place. Like for example, 19.9 minus 8.72, align lang natin ang decimal point. Okay? Kailangan straight sila vertically. Ang step number 2 naman is insert zeros in empty decimal places or place values so that all the numbers have the same number of decimal places. Like for example, this one, subtraction, 19.90 minus 8.72. You cannot subtract kung hindi mo dadagdagan ng zero dito. Kasi common mistake is i-bring down yung 2, which is wrong. Dapat dagdagan mo muna ng zero mga blank decimal places para magkapareha sila ng number of decimal places. Actually, dito, pwede mo rin dagdagan ng zero. Kaya lang, pwede na rin kasi hindi dagdagan. Dito kasi kailangan talaga dagdagan ng zero. Otherwise, i-bring down mo lang 2, which is wrong. Okay? Next is, step number 3, add or subtract
as with the whole numbers from right to left. So right to left kaya ng arrow. Apply regrouping when needed. So parang subtraction lang talaga or addition lang talaga ng numbers from right to left. May mga regrouping. Ang kaibahan lang, meron kang decimal point na kailangan naka-align vertically. Okay? And ang step number 4 is place the decimal point in the correct column aligned vertically with the other decimal points. Yun yung nabanggit ko kanina. Kailangan align sila vertically. So, the same lang ang subtraction and addition. Ganun ang steps. Kaya lang, kailangan naka-align yung mga decimal place para tama ang ating sagot. Okay? So, yun ang steps. So, i-apply natin sa ating problem. So, going back to the problem, kailangan nating i-subtract tong 549.25 minus this 249.75. Okay? So, isisahin natin. 5 minus 5 is 0. Hindi na kailangan nating magdagdag ng mga zeros kasi nga, pantay lang sila. Okay? So, next is 2 minus 7. You cannot subtract it, so we need to regroup. So, regroup natin to. Manghiram tayo dito ng 1, so we have magiging 8 na tong 9. Ganun lang talaga. And then, magiging 12. Parang subtraction and addition lang of whole numbers. So, 12 minus 7 is 5. And then, copy the decimal point. Ayan, huwag natin kalimutan ang decimal point. 8 minus 9, you cannot subtract. So, baro ka na naman dito. Magiging 3 tong 4. Tapos, ang 8 naman ay magiging 18. 18 minus 9 is 9. Ayan. Then, 3 minus 4, you cannot subtract. So, baro ka na naman. Magiging 4 ang 5. Tapos, ang 3 magiging 13. 13 minus 4 is 9. And then, 4 minus 2 is 2. The answer is 299.50. So, yung sagot dito is 299.50. I-divide na natin ngayon sa dalawang blocks. Okay? So, yan ang next step para makuha natin ang cost of the wallet. Cost of the belt, rather. So, 299.5 divided by 2. So, parang division of... the same lang talaga sa division of whole numbers, kaya lang may decimal point dito na ilagay mamaya. Okay? So, 2 divided by 2 is 1. 1 times 2 is 2. 2 minus 2 is 0. And then, bring down this 9. 9 divided by 2 is 4. 4 times 2 is 8. 9 minus 8 is 1. And then, bring down na naman yung isa pang 9. 19 divided by 2 is 9. 9 times 2 is 18. And then, 19 minus 18 is 1. And then, dagdagan natin ng decimal points. Ayan. So, parang may advanced idea na tayo sa division of decimals. And then, bring down this 5. 5 divided by 2 is 7. 7 times 2 is 14. 15 minus 14 is 1. Sa division of decimals, kapag hindi pa 0 ang divisor, kailangan nating magdagdag ng 0 dito. Okay, ayan. And then, bring down natin ang 0. Anyway, yung mga 0, kahit na napakaraming zeros niyan, the same lang ang value niyan kasi after the decimal point yan. Kaya kanina, kung napansin nyo, 299.50, hindi natin sinali ang 0. Pwede rin nating dagdagan niya ng 0 na marami. Hanggang sa maging 1 ang ating, hanggang maging 0 ang ating remainder. Unless, pabalik-balik, yun ang tinatawag na repeating decimal, hindi na natin gagawin yun. So, 10 divided by 2 is 5. 5 times 2 is 10. And 10 minus 10 is 0. Ayun na. So, stop na tayo. So, the answer is 149.75. Therefore, the cost of the belt is 149 pesos and 75 centavos. Ayan din ang value ng block na to. This time, what are we going to do is we are going to add this 249.75 and 149.75. So, we are going to add 149.75, ayan, ang cost ng belt. Para makuha natin ang cost ng wallet, dagdag lang natin yung dalawa. Plus 249.75, we have addition of decimals na naman. So, ganun pa rin. 5 plus 5 is 0. Regroup 1. 7 plus 7 is 14. Plus 1 is 15. Regroup this one. And then, kailangan lagdagan natin ang decimal point. Huwag kalimutan, napakahalaga niyan. And then, 9 plus 9 is 18 plus 1 is 19. And then, regroup this one. 4 plus 4 is 8 plus 1 is 9. And then, 1 plus 2 is 3. Therefore, the cost of the wallet is 399.50. So, ilagay natin. So, ayan yung illustration kanina. Ayan. So, pwede nating lagyan dito ng 399.50. Therefore, the cost is of the wallet is 399.50 and the belt is 149.75.
7.5. I-check nga natin. So, this is the last step of Polya's problem-solving steps. We have the evaluate your answer or check. So, 399.50, add natin itong 149.75. Kailangan ang result is 549.25 para tama ang ating sagot. So, 0 plus 5 is 5. 5 plus 7 is 2. 12, sorry. 12, so write this 2 and then regroup 1. Ayan. And then lagyan natin ang decimal point. 9 plus 9 is 18 plus 1 is 19. Sorry, group 1. 9 plus 4 is 13 plus 1 is 14. Pwede rin 9 plus 1 or 1 plus 9, 10 plus 4 is 14. Mas mabilis yun. Okay? Changing the order of the addends does not affect the sum. So, applyan natin ang technique. Mas mabilis ang 9 plus 1, 10 plus 9 is 19 kaysa sa 9 plus 9, 18 plus 1 is 19. Pero kung memorize mo naman yan, okay lang, mabilis lang. Mabilis lang din naman. So, 3 plus 1 is 4. So, the answer is, 4 plus 1 is 5. So, 549.25 parehas nga yung sagot. Ibig sabihin, our answer is correct. Okay? So, therefore, Ivan paid 399.50 for the wallet and 349 pesos and 50 centavos for the wallet and 149 pesos and 50 centavos for the belt. Okay, so huwag natin kalimutan ang mga steps na to. So yan, to sum up with our discussion. So first is, kailangan i-arrange natin using the decimal point. Yan ating gabayan, huwag ang first digit or ang last digit. Huwag, kailangan ang decimal point ang basihan. Step number 2, kung kailangan magdagdag ng mga zeros, dagdagan para maging balance ang kanilang mga decimal places. Ang step number 3 is apply lang natin ang right to left or parang whole numbers lang ang ating pag-add and pag-subtract. And number 4 is lagyan natin ang decimal point naka-aligned vertically sa ating sum or difference. Okay, so that's all for today. I hope that you learned something. And if you learned something, paki-like naman po ng ating video and paki-share na rin sa iba para magamit nila sa modular this pandemic. And huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Powerbank para lagi kayong updated sa aking mga upload na math tutorial videos. Hanggang sa muli. See you next time. Thank you very much for watching.